So, hello mga guys. Bali, ang tutorial natin ngayon is kung paano natin i-change MIUI yung modem natin PLDT FX ID3 version 1.1.1 and then SmartBro FX ID3 version 1.1.2. So, bago kayo mag-start guys, mag-change MIUI, make sure na i-download nyo muna tong PuTTY.exe app. Ilalagay ko na lang po yung link sa description ng video and then yung PLDT SmartBro FX ID3 change IMEI code. So, nasa description lang po din ang video yan. And then, gagawin nyo dyan guys, make sure na nakakonect yung modem ninyo via PC, LAN connection, or Wi-Fi connection. Basta ang mahalaga, na-access natin yung dashboard ng modem natin. So, ang gagawin natin guys, i-open lang natin yung dashboard sa IP address ng modem natin. So, input lang natin yung IP address ng FX ID3 natin guys. So, dito sa browser natin, i-type ko lang 192.168.1.1. Then, press ko yung enter. Then, kapag may lumabas na ganito guys, yung your connection is not private, click nyo na lang itong advance. Then, pag nakita nyo advance, pagka-click nyo po, click nyo na lang itong proceed to 192.168.1.1. Then, wait lang natin mag-load yung login page ng PLDT FX ID3. So, yung tutorial natin na to guys, pwede siya sa PLDT FX ID3 and then SmartBro FX ID3. So, example ko lang tong PLDT FX ID3. So, okay, malilito guys. Then, ilagin lang po muna natin yung default username and then password ng modem natin. So, ang default username tsaka password, yung PLDT home, then password is PLDT home. So, click ko lang yung login guys. Username, PLDT home. Password, PLDT home. So, click ko yung login. So, wait lang natin mag-load guys. So, pag after nyo mag-login guys, kung bago ang modem ninyo or bagong reset, itong lalabas kagad, required na mag-change tayo ng admin password tsaka yung wifi password natin guys. So, babaguhin ko lang dyan guys yung admin password and then wifi password. So, isi-same ko na lang sila. So, itong gagamitin ko password, PLDT home at 123. So, ikakopy ko na lang guys. PLDT home at 123. Copy. Then, paste ko lang sya lahat dito guys. Same ko na lang para mabilis tayo. Paste. Repeat password. Paste sa wifi password. Paste. Then, paste ulit. Then, click nyo yung apply. Then, click nyo lang yung okay guys. Then, wait nyo lang mag-load guys. Magbabalik tayo sa may login page. So, wait lang natin. So, dito guys, ang username natin is PLDT home. Then, password, yung bagong password na in-input natin kanina. Yung PLDT at home 123. So, okay nang bala sa password nyo guys. Example ko lang yon. Then, wait lang natin mag load yung dashboard ng modem. So, yung mga latest version, medyo lagi yung dashboard. Matagal siya mag-load. So, hintayin lang natin, guys. Yan. Refresh ko lang, guys. Refresh ko lang. Medyo matagal-tagal siya mag-load. Normal yan sa FX ID 3 new version. So, hintayin natin lumabas lang yung details ng modem. So, ito guys, itong PLDT ko, open line na siya guys. So, kung gusto nyong malaman kung paano mag-open line, check nyo na lang po yung video ko, last video ko na in-upload. Nandun po yung tutorial kung paano i-open line yung FX ID3. And then, ito guys, ito pala yung version ng FX ID3 ko. Yan, version 1.1.1. So, kung PLDT 1.1.1 and then kung SmartBro FX ID3, so, ito naman yung version nya guys, yung 1.1.2.
0.2. So, supported yung dalawa na yan, guys. So, kaya malilito. Same lang naman yon. So, ang gagawin nyo, guys, para makapag change IMEI tayo. So, i-open ko lang tong FXID3 change IMEI code. Open ko lang. So, may instruction na rin dito, guys. So, yan. Lalakihan ko lang para mabasa nyo. And then, so, ito, guys. Unang gagawin, login nyo muna sa 192.168.1.1 using PLDT Home Account. So, nakapag-login na tayo, guys. After nyo makapag-login sa portal, edit nyo lang yung URL ng ito, guys, yung Home ASP. Ito, guys, edit lang natin. So, papalitan natin siya na ito ng adm/diagnostic.asp. So, ika-copy ko na lang ito, guys. Copy ko na lang para mabilis. Right click, copy, and then punta tayo sa my URL browser dito, guys. Then delete ko lang, then paste ko lang yung link na yun, guys, sa diagnostic. So press ko yung go. So wait lang natin mag-load. So after natin ma-paste yun, then nakapag-go tayo, mapupunta tayo sa diagnostic tool. So dapat dito naka-select choose operation, then naka-highlight yung ping. So para makapag-change IMEI tayo, guys, make sure naka-open ang telnet ng modem natin. So gagawin natin, guys, muna dito sa may diagnostic tool, i-open muna natin yung telnet ng modem natin para ma-change IMEI natin siya. So ang code na ilalagay dito, guys, sa may IP address, ito siya, guys. So ito, select diagnostic tool, then choose operation, ping. So ito yung nilagay natin na code dito sa IP address, tong 000 hanggang sa dulo .sh. So ika-copy ko lang yan, guys. Copy ko lang, then paste ko lang dito sa my IP address. Paste, then kapag na-paste nyo na yan, guys, click nyo yung send. So wait nyo lang mag-load. So kapag nakita nyo yan, guys, merong processing, please wait for a moment, means naka-enable na yung telnet ng modem natin. So, yan, guys. Then, after nyan, para ma-access natin yung telnet ng modem, so, run patty.exe, run ko lang, guys. Then, dito, guys, sa may run, sa patty.exe, i-highlight nyo lang po itong sa other connection type, other, then select nyo yung telnet, then sa host name, 192.168.1.1, then port 23 connection type telnet. So nandito rin po yan, guys, nakikita nyo. Then click natin yung sa PATI, then kapag na-input nyo na yan, guys, click nyo lang open. So ito, guys, ma-access nyo na yung telnet ng FXID3 natin. So para tayo mag-change IMEI, guys, so ito yung code na kailangan natin para makapag-change siya IMEI. So apat na code dyan. So ang una natin na execute, guys, na code, so ito yung serial test. Kakopy ko lang, copy, then punta tayo sa may PATI ulit, guys, then right click para ma-paste, then press natin yung enter. So dapat lalabas may result na okay. So ito siya, guys, open port, okay, and then may okay din lumabas. Then next code, guys, ikakopy nyo lang to yung second code. Ito yung pang check ng IMEI sa telnet, kung anong IMEI yung nakalagay sa modem ninyo. Then paste ko lang siya ulit, right click, then press ko yung enter. So ito yung IMEI na nakalagay sa modem ko ngayon, yung default IMEI ng modem ko ng PLDT FXID3. So next nyan, guys, next code, ito pang delete ng IMEI para makapag-change IMEI tayo. Required na i-delete yung IMEI, kasi kapag hindi delete yung IMEI tapos nag-change IMEI kayo direct, so mag-error lang, guys. So mag-delete muna tayo ng IMEI. Kakopy ko lang tong third code, right click, copy, then balik tayo sa my PATI, then right click para ma-paste, then press enter. So dapat lalabas tong right 14 characters, so dapat may lalabas din na okay. So lumabas naman okay, guys. So ito yung okay ng third code. Then the last code na kailangan, ito yung pang change IMEI na code. So ito pala, guys, yung IMEI na ilalagay ko. So bahala na kayo sa IMEI na ilalagay nyo, guys. So sa akin, ito example ko lang itong IMEI na to,
15 digits IMEI. So, galing to sa Globe at Home Prepaid Wi-Fi IMEI. Then, kayo nang bahala dito guys kung ano IMEI nilalagay nyo. So, maglalagay na lang din ako ng mga sample IMEI sa description ng video. So, sample ko lang to guys. Kakopy ko lang tong port code. Then, yung IMEI na nilagay ko. Kayo na lang bahala mag-edit nyan guys. Kakopy ko na lang. Right click. Copy. And then, balik tayo sa my party guys. Then, right click para ma-paste. Then, press enter. Then, okay. So, dapat, kailangan result. Okay. Then, ang gagawin natin dyan guys, pwede, pag nakita nyo na may okay sa last code, sa pag-change IMEI code, dito, nakalagay, close party and reboot modem. So, i-close ko lang yung party guys. Then, okay. Then, balik tayo guys sa my dashboard ng PLDT FX ID3 natin. Ibaback ko lang to. Back ko lang guys. So, dito na lang tayo magre-reboot sa dashboard ng modem. So, punta lang tayo sa may settings. Yan. Wait lang natin. Settings guys. Medyo mabagal talaga mag-load yung 1.1.1 version. So, pwede nyong siyang i-reboot via switch ng modem nyo. Or, pwede rin dito sa may settings nya. May reboot dito. Yan, reboot ko lang yung modem, guys. So, ito yung naka-inject na IMEI sa atin. Then, punta tayo sa my system settings. Dito, guys. Then, kapag na-action yung system settings, dito, guys, click nyo na lang tong device reboot. So, okay. Then, wait lang natin mag-reboot, guys. Yan, rebooting device, please wait. Page will auto-refresh. So, wait lang natin siya mag-reboot, guys. A few minutes later. So yun guys, nag-reboot na yung modem natin. So mag-login lang ulit tayo sa login page. So username PLDT home, then password ko PLDT home at 123, then press ko lang yung login. Check lang natin guys kung na-change IMEI success yung modem natin. So yan, wait lang natin mag-load. So, i-close ko na to guys. Tapos tayo sa change IMEI. Double check lang natin kung successful yung change IMEI ng modem natin. So, ito siya guys. Wait lang natin. So, ito. Sa ibaba ng device model, may kita yung IMEI. So, ito yung input kong IMEI kanina. So, it means successful yung pag-change IMEI ng modem natin. So, kayo nang bahala dyan guys kung anong IMEI gusto nyo ilagay. So, yun lang guys ang tutorial lang pag-change IMEI ng modem natin PLDT FXID3 version 1.1.1 and then SmartBro FXID3 version 1.1.2. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you.